Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. May palibagong reklamo namang kakaharapin ang napatalsik na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo matapos sampahan ang tax evasion complaint ng Bureau of Internal Revenue kahapon August 14. Ayon sa BIR, dahil umano ito sa hindi nito pagbabayad ng kaukulang buwis ng magbenta ng share sa Baofu Corporation sa negosyanteng si Jack Uy. Damay si Uy sa kaparehong reklamo at ang corporate secretary ng Baofu dahil naman umano sa bigong pagre-report ng hindi paghahain at pagbabayad ng capital gains tax at documentary stamp tax returns ni Guo. Ayon sa DOJ, dadaan ito sa pagsusuri ng kanilang mga piskal. Ito ay may kinalaman dun sa Baofu na corporation dahil kasi nakita natin na sinabi niya na binenta daw niya ang shares niya dito sa korporasyon na ito. At nakita natin din na hindi bayad ang buwis patungkol dito sa pagtatransfer ng shares niya na to. Kaya malinaw na may kasong tax evasion. The BIR has the basis to file. I am sure of that. They will not file a case that has no basis. And they reviewed it thoroughly, I suppose. I would presume. And it will have to be decided by the prosecutors. Sagot naman ng abogado ni Guo, wala pa silang natanggap na notice pero maghahain din sila ng pleadings kapag natanggap na nila ito. Hataw Balita Ngayon. Naglabas na ang Senado kahapon ng subpoena laban sa mga may-ari ng dalawa pang barkong sangkot sa oil spill sa karagatan ng Bataan. Gusto nito ng hindi pagsipot sa isinagawang Senate hearing ukol sa nangyaring insidente sa propinsya ng mga may-ari ng motor tanker na sina Jason Bradley at MV Mirola 1. Kinwestiyon ng Senado ang paglalayag ng mga ito sa kabila ng kawalan ng lisensya. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, naglayag ng walang paalam ang mga naturang barko. Partikular na sinabi na ni Senator Cynthia Villar, chairperson ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, na hindi dapat naglayag ang motor tanker na Jason Bradley dahil may nakahain na pang warrant of seizure dito noon pang 2022. Ang MV Mirola 1 departed Labotas without passing through the Coast Guard station. Tumakas po yan and it was in tow. Po yung Jason Bradley, lumubog po siya habang naka-anchor po siya. Hindi po yan siya din dumaan sa Coast Guard, naka-anchor lang po siya at lumubog po siya nung kasagsagan ng sama ng panahon. So it has been moved and seconded that we will issue subpoena to the owner of the Jason Bradley and Mirola 1. Hataw Balita Ngayon. Matapos ang isinagawang oil removal test, sinimula na kahapon August 14 ang siphoning o pagsipsip sa langis sa lubog ng motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Sa ulat ni Philippine Coast Guard o PCG Lieutenant Commander Michael John Encina, matapos ang paglalagay ng ball plate at hot topping operation, ay matagumpay na natanggal ang nasa 300 litro ng industrial fuel mula sa lumubog na barko ng walang tagas. Dahil dito, pinagpatuloy na ang pagsipsip ng langis sa isa pang 8 tangke ng motor tanker Terra Nova. Tinatayang nasa 175,000 liters ng intermediate fuel oil o IFO ang laman ng kada isang tangke, habang nakatakda na rin kabitan ang ng bulb ng 7 pang nalalabing tanks ng barko. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng Department of Transportation na wala na umanong nagiging epekto ang mga tigil pasada o transport caravan na isinasagawa ng mga transport group kahapon August 14 para tutulan ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagsabing walang suspensyon ng programa at majority ng public transport sector ay nag-comply dito.
Kaya naman magtutuloy-tuloy lang ang implementasyon ng PTMP at magsisimula na silang manghuli ng mga unconsolidated jeepney na itinuturing ng Colorum Vehicles. Isinigawa ng Manibela at Piston ang transport caravan bilang bahagi ng kanilang tatlong araw na tigil pasada hanggang Biyernes. Nagtipon-tipon sila sa Welcome Rotunda dala ang kanilang mga tradisyonal na jeep na iniharang sa kahabaan ng Quezon Avenue. Nakita naman natin na yung mga previous strikes nila hindi naman masyadong naka-apekto sa ating mga mananakay, no? That only means that yung ating public transport modernization program is working, no? Yung pagde-deploy po natin ng libreng sakay ay hindi po dahil successful sila, kundi ayaw po natin na maabala yung ating mga kababayan. And I think saksi naman po kayo dyan na hindi po ganoon kadami ang na aapektuhan. Hindi naman talaga mararamdaman ni Secretary yan eh. Kasi wala naman siya sa field, ano? At inaasahan na natin yung mga ganitong sinasabi ng lahat ng ahinsya ng gobyerno, hindi successful yung nagaganap na pagkilos. Pero pag tinignan natin, kung hindi successful, bakit naglabas sila ng mga libreng sakay? No, yung pag naglabas sila ng libreng sakay, concerned na pag-aamin yan eh, na mayroon pa relasyon eh. Ayon sa dalawang grupo, tuloy ang tigil pasada at protesta sa kanilang mga strike center hanggang Biyernes. Pero wala na silang isasagawang transport caravan o malakihang pagtitipon. Hataw, balita, ngayon! Opisyal ng pinasinayaan nitong Miyerkules, August 14, ang office ng Office of the Vice President ang ikawalo nitong libreng sakay bus na may biyahe mula PITX hanggang Nike, Cavite na daraan sa iba't ibang pick-up at drop-off points sa lalawigan. Ang libreng sakay mula sa PITX hanggang sa Nike, Cavite ay aarangkada mula Lunes hanggang Sabado, kung saan may dalawa itong shift. Ang una ay magsisimula ng alas 5 hanggang alas 9 ng umaga at ang susunod ay alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ang OVP libreng sakay na bus ay makakapagsakay ng isang biyahe ng 37 mga pasahero papuntang Nike, Cavite at ganun din pabalik ng PITX. Ito ay matatagpuan sa ground floor gate 6 ng PITX terminal sa bay 26, 27 at 28. Rest assured naman din na ang purpose po ng aming pubibing libreng sakay ay makatulong sa mga tao, lalo ng mga commuters, na halos yung pamasahin nila ay talagang beneficial para sa kanila, na makasave din sila para sa kanilang pamilya. Very timely rin, no, yung operational hours ng libreng sakay natin, kasi alam naman natin ito yung peak hours, yung mga kababayan natin commuters na nanggagaling sa Cavite na namamasukan dito sa Metro Manila. Hataw, balita, ngayon! Inanunsyo na kahapon August 14 ng Department of Agriculture o DA na darating na sa Biyernes August 16 ang nasa 10,000 doses ng African Swine Fever vaccine para sa Batangas na nabili sa pamamagitan ng emergency procurement. Ito ay matapos magdeklara ng state of calamity ang lalawigan dahil sa lumalalang epekto ng ASF sa 8 lugar sa probinsya, kasama na ang Calatagan, Lian, Lipa City, Lubo, Rosario, San Juan, Talisay at Tuy. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, nakatakdang magpulong ang DA, Bureau of Animal Industry o BAI kasama ang iba pang stakeholders sa Biyernes para sa gagawing government-controlled vaccination sa Batangas na inaasahang magsisimula sa susunod na linggo. Bubuo rin ang Independent Technical Advisory Group na susuri sa magiging proseso ng gagawing pagbabakuna, hindi lamang sa Batangas kundi sa iba pang lugar ng bansa. Hataw, balita, ngayon! Mainit na sinalubong kahapon, August 15 ng libo-libong Pilipino o August 14 ng libo-libong Pilipino sa Maynila ang Heroes Parade na inihanda para sa mga atleta na kumatawan sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Kasama ng iba pang atleta, sina two-time gold medalist Carlos Yulo, pati ang bronze medalist na sina Ira Villegas at Nesty Petesio.
Kabilang sa mga nagabang sa mga atleta, ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Maynila, maging ang mga kabarangay ni Yulo sa Leberiza Street sa Maynila, ay naghintay sa pagdating ng float na lulan ang mga atleta. Proud na proud ang mga kababayan natin sa ipinakitang galing ng mga atleta at sa pagtataas nila ng bandila ng Pilipinas sa international stage. Umaasa rin ang mga ito na magiging magandang halimbawa ang mga atleta para sa mga kabataang Pilipino para sa mas mahumaling pa ang mga ito sa iba't ibang sports at makapagbigay karangalan din sa bansa. Hataw Balita. Itinanggi ng hepe ng National Bureau of Investigation Davao na si Attorney Arcelito Albao ang aligasyon ng isang dating miyembro ng grupong Kingdom of Jesus Christ o KOJC na nasuhulan siya at kaibigan umano niya ang religious group leader na si Apollo Quiboloy. Itinanggi rin ng opisyal na scripted ang ginawa nilang paggalugad sa ilang bahagi ng compound ng KOJC noong August 9. Si Lalaine Moreno humahataw. Balita ngayon. Mariing pinabulaanan ni National Bureau of Investigation Region 11 Director Attorney Arcelito Albao ang paratang na nasuhulan siya ng religious group na Kingdom of Jesus Christ o KOJC at protektor siya ng leader nito na si Apollo Quiboloy. Ginawa ni Albao ang pahayag matapos siya akusahang tumanggap ng sobre ng dating miyembro ng KOJC na si Arlene Stone. Hindi kami magkakilala. Hindi ko rin kilala si Pastor Quiboloy or any member of KOJC. Pangatlo, hindi rin ako member ng KOJC. Pero giit ng opisyal, imposible ang alegasyon ni Stone dahil hindi naman sila magkakakilala at ni minsan ay hindi sila nagkita sa personal. Wala na rin umano si Stone sa Pilipinas nang i-assign siya sa Davao Region ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Hindi din niya ako kilala. I'm sure kasi wala man ako dito sa Davao naka-assign. And yung sinasabi niyang binibigyan niya ako ng pera, paano? Nasa US siya. Papadala niya sa bank account ko. Pero ang sabi niya kasi, sobre-sobre daw binibigay niya sa akin personally. Pinasinungalingan din ni Albao ang akusasyong mayroon siyang koneksyon kay Quiboloy. Isang beses lang din umano niyang nakita sa personal si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya malabong sabihing kaibigan siya nito. Namit ko siya sa isang parang incidentally sa isang event. Hindi niya ako kilalaman personally. Nanindigan din ng NBI Davao Chief na hindi scripted ang ginawa nilang paggalugal sa compound ng KOJC noong August 9. Sumunod lang din sila sa direktiba ng pamunuan ng NBI na huwag gumamit ng puwersa sa paghahanap kay Quiboloy. Wala pong prior kasunduan or negotiation or arrangement. Wala pong ganon na nangyayari. Ganon din po yung mga nakaraan. May panawagan naman si Albao laban sa nag-aakusa sa kanya. Ma'am, hindi po tayo magkakilala. Niminsan hindi po tayo nag-met. Nasa US ka po. Ako naman naka-assign sa iba't ibang lugar. Inyong samahan ay nagka-watak-watak na rin. Sana po, huwag nyo na lang sirain yung aming ahensya. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, walang basihan at walang katotohanan ang akusasyon ni Stone at handa siyang harapin ang anumang imbestigasyon laban sa kanya. Una nang sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na may informal investigation na sila kay Albao kaugnay ng issue. We have already conducted the hindi pa formal, informal investigation, but I'm sorry to say na I still have the trust. Pinagkakatiwalaan ko pa rin ang aking regional director doon, si Director Albao. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Nananawagan ang pambansang lakas ng akilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya na alisin na ang umiiral na no-catch zone sa Cavite bunsod ng oil spill. Anila ang naturang hakbang ay mas nagdulot ng perwisyo sa mga mangingisda dahil naaapektuhan ang kanilang hanap buhay. Giit naman ang pamahalang panlalawigan ng Cavite na nasa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang desisyon kung papayagan na silang muling mangisda.
si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Tuloy-tuloy ang ginagawang pamamahagi ng relief pack ng lokal na pamahalaan at pamahalaang panlalawigan ng Cavite sa mga coastal municipality na apektado ng no-catch zone at no-sell zone dahil sa Bataan oil spill. At asahan po rin, hanggat hindi po ako kayo pinapayagan, tuloy-tuloy po ang bigay po natin. Maghahanap po tayo ng paraan para mabigyan po natin kayo. Sa halos 3 linggo mula nang lubobog ang MTK Arterra Nova, wala namang napadpad na langis sa lalawigan mula sa lubobog na motor tanker. Ngunit batay sa inilabas na Bataan Oil Spill Bulletin No. 4 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR, nakasaad na base sa kanilang sensory evaluation, hindi paligtas kainin ng isda at shellfish na lalawigan ng Cavite. Ang mga isda naman na sinuri sa Bataan, Bulacan at Pampanga sa Region 3, mga lungsod ng Parañaque, Maynila, Nabotas at Las Piñas sa Metro Manila, at Kanatagan na Sugbo at Lian sa Batangas ay ligtas sa umanong kainin. Sa isang pahayag na sinabi ni Pamalakay Vice Chairperson Ronel Arambulo, nakasaad na mas sa perwisyo umano ang mga manging isda sa ipinatutupad na fishing ban kaysa oil spill na hindi naman anya nakapinsala sa mga pangisdaan. Kasabay pa nito ay wala naman anyang regular na natatanggap na suporta ang mga manging isda. Ayon naman kay Cavite Governor John Picremulia, hindi sa kanila nang galing ang kautusan patungkol sa pagbabawal ng panguhuli ng mga lamang dagat. Ang nagbawal na sa manging isda at saka pagkatahong ay hindi ho kami. Ang advice po yan ay galing sa BIFAR, Bureau of Fishery and Animal Industries and Aquatic Research. Sila po yung testing in tubig at yung tubig na yun, sinasabi nila kung pwede na o hindi. Sa kanilang muling test, lumabas po noong August 4, ay hindi pa pwede. Pero nag-test din sila, sabi nila sa 10 araw, dapat August 14, 15, 16, lalabas na naman yan. Pag lumabas na ang BIFAR, sabi nila pwede na, pwede na ulit kayong maghanap buhay. Sinabi naman na BIFAR sa mga manging isda at sa publiko na manatiling kalmado at mag-monitor sa sitwasyon na inilalabas ng gobyerno. Nitong Martes, August 13, nakapagsagawa na ng initial siphoning ang Salvor Company upang higupin ang laman nitong nasa 1.4 million liters ng langis. Samantala nito namang Miyerkules, August 14, isinagawa na ang pagdinig sa Senado patungkol sa nangyaring insidente. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Binuksan na sa La Trinidad Benguet ang isang mini art exhibit at trade fair kung saan tampok ang mga produktong likha ng mga kabataan o young entrepreneurs. Si Grace Doc Tolero, humahataw! Hataw balita ngayon! Sariwang gawang gulay, processed foods, arts and crafts, accessories, souvenir items, garments at iba pang produkto. Alam niyo ba mga kasangbahay ng mga nabanggit na produkto ay likha ng mga kabataan o young entrepreneurs? Nag-aaral pa lamang sila pero kumikita na sa pamamagitan ng kanilang pagiging malikhain gaya ni Grisel at Glenn C. We're very thankful po kasi it gives us opportunity to showcase our products as well as the creativity of each and every one of us. Sa mga kabataan, para mas lalo pong gamitin nila yung oras nila sa mga kabuluhan and yun po, makakatulong ka na sa economy and makakatulong ka rin sa sarili mo. You are gaining money for your own. Kabilang ang kanilang produkto na makikita sa binuksan ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet na isang mini art exhibit at isang trade fair na nagtatampok ng mga produkto ng mga kabataan at micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Municipal Gymnasium nitong Lunes, August 12. Mahigit 20 grupo ng kabataan at MSME mula sa La Trinidad at iba pang kalapit na bayan sa Benguet ang itinampok sa art exhibit at trade fair bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan at MSME Week ng munisipyo. Inorganisa ang aktibidad ng La Trinidad Local Youth Development at ng Sanggunyang Kabataan Federation. It's the upcycling and gagawa sila ng mga materials out from trash to make it into fashionable outfit. And then yung iba din is we will be having a youth summit. Dito naman is composed of the students
para matipon-tipon din sila. Student leaders to actually, student leaders sila, para makita-kita rin sila, and we will be also asking support from them para naman na easier yung implementation natin ng projects. Suportado naman ang Latinidad Local Government Unit at ng iba pang ahensya sa pamamagitan ng puhunan ng mga young entrepreneur. Through DTI, Department of Trade, Industry, kan Dulmut lang, kan adati kwati munisipyo mut lang may kwata seed capital da. Mabaling agri-quish da, dipindi na yung project proposal. Hinikayat ang publiko na suportahan ang mga kabataan at MSME sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanilang mga produkto. Magtatagal ang art exhibit at trade fair hanggang August 23, 2024. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Inaprubahan ng Estados Unidos ang pagbebenta sa Israel ng armas na nagkakahalaga ng $20 billion. Kabilang dito ang mga fighter jet at ibang military equipment na aabuti ng taon bago maipadala. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw balita ngayon! Sa pahayag ng Pentagon, inaprubahan ni U.S. Secretary of State Antony Blinken ang pagbebenta ng F-15 jets at iba pang equipment na nagkakahalaga ng $19 billion. Kabilang din ang tank cartridges na nasa $774 million, explosive mortar cartridges na nasa $60 million, at army vehicles na nasa $583 million. Inaasahang taon bago magawa ang Boeing COF-15 fighter jets. Inaasahang masisimulan ang delivery ng mga ito sa 2029, samantalang ang ibang equipment naman ay may deliver sa 2026 ayon sa Pentagon. Idinagdag ng Pentagon na committed ang Estados Unidos sa seguridad ng Israel. Mahalaga rin umanong maprotektahan at matulungan ng Israel sa self-defense sa interes din ng U.S. Nagpasalamat naman si Israeli Defense Minister Yoav Gallant sa isang post sa kanyang X account. Pinasalamatan nito ang mga opisyal ng Estados Unidos sa pagtulong sa pagpapanatili ng military edge sa rehiyon. Nakapagpadala na ang US ng mahigit sa 10,000 na nakapipinsalang 2,000 pound na bomba at libo-libong Hellfire missiles simula noong Oktubre. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ni United States President Joe Biden na nagdulot umano ng real dilemma kay Russian President Vladimir Putin ang pag-atake ng Ukraine sa Russian territory na Kursk region. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw balita ngayon! Nagdulot umano ng real dilemma o tunay na problema kay Russian President Vladimir Putin ang paglusob ng puwersa ng Ukraine sa Kursk region na nagsimula noong August 6, 2024. Ito ang pahayag ni United States President Joe Biden noong Martes sa New Orleans, USA, habang patuloy ang pag-atake ng Ukraine sa mga Russian border. Layunin umano ng nasabing pag-atake na maialis ang mga Russian troop na nasa Ukraine upang kanilang depensahan ng mga Russian territory laban sa patuloy na pagsalakay ng Ukrainian forces. Bilyong-bilyong halaga ng mga armas ang ibinigay ng Estados Unidos sa Ukraine noong 2022. At nito lamang taon ay pinahintulutan ni Biden ng Ukraine noong Mayo na gamitin ang mga armas upang labanan ng Russia. Sa kabila nito, sinabi ng White House na wala silang bahagi sa pag-atake na ito sa Russia dahil hindi nabigay ang Ukraine ng paunang abiso tungkol sa pag-atake nito sa Kursk region. Ayon kay White House spokesperson Karine Jean-Pierre, walang kinalaman ng Estados Unidos sa nasabing pagsalakay. Subalit patuloy pa rin ito makikipag-ugnayan sa Ukraine pero ang mga plano at pagdidesisyon ay nasa Ukraine pa rin. Naniniwala naman si Putin na ang opensibang ito ng Ukraine ay upang pabagalin ang pag-atake ng Russia sa kanila. Sa kasalukuyan ay nadaragdagan ng mga settlement at lumalawak ang Russian territory na kontrolado ng Ukrainians. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa.
Ngayon pong kalagitnaan ng Agosto, asahan pa rin ang epekto ng mahinang habagat or southwest monsoon dito lamang po sa may northern Luzon at siyang nagdadala pa rin ng mga pag-ulan doon na minsan po ay malalakas. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, wala na po tayong namamataan na bagyo or low pressure area na papasok or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility, and for the next 2 days, wala rin tayong aasahan na bagyo sa loob ng park. Para naman po sa mga maglalayag nating kababayan, ngayon at sa susunod pang dalawang araw, wala tayong gale warning na itataas o yung mga sea travel suspensions dahil magiging mahina pa rin po ang hanging habagat. Between 0.5 or kalahati hanggang 1 meter po ang taas ng mga pag-alon sa malaking baybay ng ating bansa. Pero pag meron tayong mga thunderstorms, lalo na sa may northern and central zone, posible itong umakyat sa hanggang 2 metro. At simula po bukas hanggang sa weekend, mananatiling mahina pa rin po ang southwest monsoon. Possible na makaapekto na lamang ito sa may extreme northern Luzon at siyang magdadala pa rin po ng mga pag-ulan doon. Kaya't mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa doon sa mga areas. Kabilang natin dyan yung mga Ilocos Norte, mainland Cagayan, plus Apayao. Samantala sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, asahan pa rin for the next 3 days ang bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan. Then madalas po sa hapon hanggang sa gabi ang mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. At hindi pa rin natin inaalis yung chance over the weekend na may mabuo po na low pressure area somewhere dito sa may northern boundary ng ating area of responsibility. So maring nasa loob siya ng PAR, sa may Ryukyu Islands, or maring nasa taas sa labas ng PAR. Kaya patuloy po tayong magbo-monitor. Sunrise po natin ay maya-maya lamang 5:42 na umaga at ang sunset naman ay 6:19 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Denison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bantay sarado ngayon ng mga tauhan ng Provincial Veterinary Office at ng mga pulis ang mga entrance at exit point sa lalawigan ng Batangas kung saan ipinatutupad ang mahigpit na pag-iinspeksyon sa mga pumapasok at lumalabas na baboy sa probinsya. Layon ng hakbang na masugpo ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan na ngayon ay nasa ilalim ng State of Calamity. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw, balita, ngayon. Isang site inspection para sa mga binibiyahing baboy ang isinagawa kahapon, August 14, sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang na ang Batangas, kung saan naglagay ng animal checkpoint sa Barangay San Rafael, Santo Tomas, Star Tollway. Ayon sa mga tauhan ng Batangas Provincial Veterinary Office, kapag may nakita silang sintomas ng African Swine Fever o ASF doon sa entry point sa Star Tollway sa Santo Tomas, Batangas, ay pinababalik na nila sa pinanggalingan at hindi na pinapapasok sa lalawigan o pinalalabas man. Check po namin yung mga baboy kung may tama po ng symptoms tulad po ng pag nagbabail po yung mga tenga or ibang parts po ng skin ng baboy. Check po namin kung nagtatay po or naglalaway. Yun po ay sign na po ng ASF po yun. Kaya po namin kinecheck. Kahapon, pinabalik ang mga baboy na galing sa bayan ng Lemery at Agoncillo na may escort na pulis matapos makitang may mga baboy na matamlay at naglalaway na kabilang sa mga sintomas ng ASF. Maaga pa lang ay nakapwesto na ang mga tauhan ng Bureau of Animals Industry, Batangas Provincial Veterinary Office at Philippine National Police o PNP sa Star Tollway dito sa Santo Tomas, Batangas. Ayon kay Waylon Pimentel ng Provincial Veterinary, pagpasok sa entry point, agad na sinusuri sa checkpoint ang mga baboy at dinidisinfect ang mga sasakyan para matiyak na walang may virus na makapapasok o makalalabas sa lalawigan. Pag yung pagpapasok po, ang hinahanap po sa kanila, mga kalimitan po, trader pass, handler license, tsaka po transport carrier. Para mo makakuha po sila doon ng disinfectant stub po. Tapos pag dito naman po sa palabas, hinahanap rin po namin trader pass, handler license, tsaka po yung transport carrier. Tapos yung stub po na galing po sa disinfection area. Tapos pati po yung mga galing farm na ano po nila, AIC, BHC.
Gayun din ang ginagawa sa exit point naman ng probinsya patungong Metro Manila. Kalakip ang Trader's Pass Certification na hinahanap sa mga driver na may dalang baboy. Nananatiling walo ang bayan na apektado ng ASF sa lalawigan, partikular na ang bayan ng Lubo, Calatagan, Lian, Rosario, Talisay, Tuwi, San Juan at Lipa City. Samantala, nakatotal lockdown pa rin ang bayan ng Lubo kung saan walang pinapayagang makalabas na baboy sa munisipyo. Umabot sa 12,000 baboy ang namatay sa nasabing bayan. Patuloy naman ang isinasagawang inspeksyon ng DA BY para maiwasan ang pagdating ng mga baboy na may ASF sa mga pamilihan. Bukod sa Santo Tomas, mayroon ding kaparehong isinasagawang inspeksyon sa Laguna at Cavite. Ari Silvestre, humahatang sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ilang baboy na sa Santa Maria, Bulacan ang nangamatay na nitong mga nagdaang linggo. Bagaman hindi pa kinukumpirma ng Municipal Veterinary Office, hinala ng mga hog raiser ay African Swine Fever o ASF ang sanhi nito. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita Ngayon! 57 patiner, 22 inhing baboy. Ganito karami ang namatay sa alagang baboy ng hog raiser na si Marco Bernardo ng Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan. Anya, 1 milyon na ang nalugi sa kanya at malaki-laki na rin ang naibayad niya sa pagpapalibing ng namatay niyang mga alagang baboy. Marami-marami na ito. Ano, halos lahat ito sa barangay namin naubos ang mga baboy nila. Lalo na yung mga bakir na tinamaan talaga. Ayon kay Barangay Chairman Dino Adriano, hinala nila ay African Swine Fever o ASF ang sanhi ng pagkamatay ng mga baboy. Buwan ng Hulyo anya nang sunod-sunod na nagkasakit ang maraming baboy sa kanilang barangay. Ayon sa ilang mga hog raiser, mas mabilis ngayon ang pagkamatay ng alaga nilang baboy sa ASF. Kung dati umaabot lang ng 1 linggo, ngayon ay 2 araw lang ay nagkakamatay na ang alaga nilang baboy. Mas matindi ngayon, mas mabilis. Kasi dati naabot siya na 1 linggo, ngayon 2 araw lang, ubos talaga lahat. Noong kasing nakaraan, halos 1 week, kumisa nakaka-recover, ngayon walang nakaka-recover. Talagang ubos lahat ang baboy. Ang hog raiser na si Elena, sinabing noong una ay nakapagbebenta pa sila kahit sa mababang presyo, pero kalaunan ay lumala na ang kondisyon ng kanyang mga baboy. Yung unang sign niya, nagsusugat-sugat. Tapos yung, apat na inahin. Nilagnat lang siya . Tapos di na kumain. Wala na, di na rin namin ginamot kasi mukhang di din makakasurvive. Kamakailan, may natagpo ang mga piraso ng karning baboy sa kalsada sa Barangay Katmon na posibleng namatay sa ASF. Ayon kay Kapitan Dino, hindi dapat itapon, kundi dapat ay ibaon sa lupa ang mga baboy na namatay, lalo na ang pinaghihinalaang namatay sa ASF. Sana ibaon na lang nila. Bakit naman iahambalang nila sa krasada? Nakikita pa ng mga dumadaan. At saka makakaano rin sa kalusugan nyo kasi babaho, lalangawin. Samantala, nanawagan ang Municipal Veterinary Office sa mga hog raiser na ipagbigay alam sa kanila kung mayroon ng kaso ng ASF sa kanilang mga alaga upang agad na mapuntahan at matulungan sila kung ano ang dapat gawin upang maiwas na ang lalo pang pagkalat ng ASF. Sa ngayon, isinasagawa pa ang kumpirmasyon kung ASF nga ang dahilan ng pagkamatay ng mga baboy sa Santa Maria, Bulacan. Ang balita po hanggat hindi po nakukonfirm, mahirap po sabihin na meron. Through laboratory testing lang po talaga ang magsasabi na meron pong case. Ang lalawigan ng Bulacan ang isa sa pangunahing supplier ng karning baboy sa bansa, kasama ang lalawigan ng Pampanga. Kaya sinisiguro ng lokal na pamahalaan kung ASF nga ang kumakalat na sakit dito. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon!
Nakakakuha ng nasa 6.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang Philippine National Police matapos na i-report ng isang concerned citizen na nakakita nito sa dalampasigang sakop ng Lian, Batangas. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon! Patuloy ang panawagan ng Police Regional Office 4A sa ating mga kababayan matapos makakita ang isang concerned citizen ng umunig illegal na droga sa dalampasigang sakop ng Barangay Luyahan, Lian, Batangas. Sa isang pahayag na inilabas si Calabarzon Police Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, inimok nito ang publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad ng anumang kahinahinalang bagay na kanilang makikita sa dagat o dalampasigan. Ayon sa Pro 4A, nai-report ang naturang illegal na droga matapos na makita ito sa isinagawang coastal cleanup sa naturang lugar. Umabot sa 1,000 grams na may tinatayang halaga na 6.8 million pesos ang nakuwang illegal na droga na nakabalot sa isang plastic na may Chinese character. Inatasan naman ng Coast Guard Station Batangas ang lahat ng Coast Guard substations na paigtingin ang seaborne at shore patrol operation sa naturang lugar. Nakipag-ugnayan na rin ang Lian Municipal Police Station sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa disposisyon ng nakuwang droga. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Inilunsad ng Department of Trade and Industry Camarines Sur ang kanilang trade fair na may temang Feria de Camarines na pangunahing nakatuon sa posteriosa kung saan makikita ang mga kasuotan o gayak na yari sa mga lokal na produkto ng lalawigan. Si Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita ngayon! Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry Camarines Sur ang kanilang trade fair na Feria de Camarines na pangunahing nakatuon sa temang Posteriosa. We're featuring Posteriosa. So Posteriosa, ito po yung mga products, mga wearable from head to toe. Diba? So we have here hats, bags, footwear, fashion accessories. So everything worn by a human being. So lahat po dito. Makikita sa nasabing trade fair ang mga handicrafts at mga kasuotang gawa mula sa mga lokal na produkto na makukuha sa Camarines Sur at Bicol Region. Kagaya na lamang ng mga bag at tsinelas na yari sa abaka, rafia, bangkuan at bambu na gawa mula sa Nabua, Camarines Sur. Meron ding mga bag na gawa mula sa dahon ng kakao na gawa naman mula sa bayan ng San Fernando. Mayroon ding handicrafts customized strap bags na mismong mga magulang ng mga estudyante na nag-aaral sa kasugat sa Bulacan, Camarines Sur ang may pinta ng disenyo. Mayroon ding mga essential oils na binebenta na gawa sa pili na kilala bilang isa sa mga pangunahing produkto sa Kabikulan. Highlight naman sa nasabing trade fair ang handloom woven product na yari sa Buhi, Camarines Sur. Mayroong mga bags, kumot, pambalot ng unan, cellphone case at mga tsinelas at higit sa lahat ay ang pinagmamalaking Pilipinyana na yari sa woven fabric na hinabi mula sa Camarines Sur. Kaugnay nito, isinagawa rin ang launching ng Inibig Collection Mark na nabuo dahil sa collaboration ng local government unit at ng Department of Trade and Industry sa Camarines Sur na isang brand ng handicraft mula sa paghahabol o paghahabi na siguradong maganda ang kalidad at magugustuhan hindi lang ng mga taga-Bicol kundi kayang makipagsabayan sa international exhibits. Yung collective mark natin will be formally launched and ang tawag po doon is Inibig. It's like a British accent, pero ang spelling po is I-N-A-B-E, pero po yung E, inverted na E, and then G. So, British accent, Inibig. Collective mark will really be of great importance in coming up with their own brand names as well as in promoting and marketing their products. Pangunahing layo ng DTI na maiugnay at matulungan ang mga micro, small and medium enterprise sa probinsya sa mga platform ng market sales at oportunidad na pwede nilang makuha sa mga ganitong trade fair. Panawagan ng Department of Trade and Industry na suportahan ang mga gawang lokal at bumili sa mga local entrepreneurs na makikibahagi sa aktibidad. Magtatagal ito hanggang Sabado, April 18 sa Robinson's Mall, Naga.
Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Arestado ang mahigit sa 1,000 individual na sangkot sa naganap na malawakang riot at kaguluhan sa United Kingdom. Ito ang umahataw na balita ni Noel Polyarco. Hataw Balita ngayon! Matapos ang ilang araw ng riot at kaguluhan, partikular na ang arson, looting at racist attack sa mga Muslim at migrante, inaresto ng British authorities ang mahigit sa 1,000 individual na sangkot umano sa malawakang riot sa bansa. Nagsimula ang nasabing kaguluhan dahil sa pagkasawi ng tatlong batang babae sa nangyaring insidente ng pananaksak sa Southport, UK noong 29 ng Hulyo. Tumindi pa ang kaguluhan matapos ikalat ang maling impormasyon online at isinisi sa migranteng Islamista. Ayon sa pinakahuling update ng United Kingdom National Police Chiefs Council, nasa 1,024 ang inaresto habang nasa 575 ang kinasuhan, kabilang na ang ilan sa mga minor de edad na nanguna sa kaguluhan. Hindi ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng malawakang riot sa United Kingdom na nagdulot ng matinding takot at pagkabahala sa mga mamamayan. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon! Balita ngayon! Nagdeklara na ng Public Health Emergency of Continental Security ang Africa Centers for Disease Control and Prevention kaugnay ng mpox outbreak sa Democratic Republic of Congo at mga kalapit bansa. Bunsod ito ng patuloy na paglawak at pagkalat ng sakit sa African continent. Ang Africa Centers for Disease Control and Prevention, Jean Kaseya, nakatuon na sila ngayon para sa agarang pamamahagi ng bakuna, lunas at iba yung pag-iingat laban sa sakit. Paigtingin pa ng bansa ang kanilang mga hakbang upang pigilan ang pagdami ng mga nahahawa ng mpox. Nananawagan si Kaseya sa member states na bilisan ang emergency authorization ng mpox vaccines dahil ito'y may mahalagang papel para matiyak ang seguridad ng kalusugan ng publiko at agarang access sa life-saving interventions. We declare today this public health emergency of continental security to mobilize our institutions, our collective will, and our resources to act swiftly and decisively. I have signed an agreement, Africa CDC, European Union Health Emergency Preparedness and Response called ERA, and Bavarian Nordic for the procurement and rapid distribution of 200,000 doses in Africa. Hataw Balita ngayon! Nag-file ng labor charges ang United Auto Workers o UAW laban kina dating Pangulong Donald Trump at Elon Musk dahil umano sa kanilang pakikialam sa ongoing labor organizing efforts. Ito ang humahataw na balita ni Cres Ugaban. Hataw Balita ngayon! Naghain ng reklamo noong Martes, August 13 sa National Labor Relations Board ang United Auto Workers o UAW kontra kinadating United States President Donald Trump at Tesla Chief Executive Officer Elon Musk. Ito ay dahil sa alegasyon na tinangka umano ng dalawa na takutin ang mga manggagawa ng UAW sa isang kontrobersyal na interview ni Elon Musk kay Trump noong Lunes. You're the greatest cutter. I mean, I look at what you do. You walk in and you just say, you want to quit? Yeah. They go on strike. I won't mention the name of the company, but they go on strike and you say, that's okay, you're all gone. Ayon sa UAW, ginawa nila ang naturang hakbang para tiyakin na ang mga manggagawa ay mayroong patas na pagkakataon na mag-organiza at magkaroon ng boses sa kanilang trabaho. Bunsod na naturang issue ay inendorso ng UAW sa kanilang 400,000 workers na huwag iboto si Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Relations Board patungkol sa nasabing issue. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit 34, talatang 15. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid,
at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-15 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako pong inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, August 15, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. Ako naman si Bert Cerudo mula sa Amman, Jordan. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagaan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.